sa ating panalangin ang pasasalamat nila Katrina Elpa, Erica Takeuchi, Lourdes Elpa, Florida Tabian, Wilma Domingo, Banji Villanueva and family, Bong and Helen Adon and family, Bobby Castillo, Attorney Jeffrey Coronado, Carol Coronado, Martinez family, Lydia Cascasan and family, Marilyn Apostol, Elena Backhausen, Rolando Gonzalez, Mr. and Mrs. Ruben and Alice De Los Santos. Natatanging kailangan para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Jasmine Sebeldia Lim, Amalia Inyoso, Efren Alcover, Desiree Aranas, Larilyn Pontinieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Roseni Correa, Rowena Vergara, Evangeline Lacap, Zarina Harley D., Sinaida Arce, Chairman Violeta Dicena, Eric John Rijoso, Alma Macario, Rafaelito Francisco, Carl Magundayaw, Stephanie Chelsea Carion, Sharon Co., Gertrudes Machuca, Estrella Gomez, Melencia Mande, Emmanuel Diaz, Chelsea Corsino, Joel Madarang, Enrique Alfaro, Angeline Mendoza, Renato Uy, Sophia K. Elpa, Jacob Villanueva, Ismael Cordon, Ofelia Monleon, Rebecca Jessup, Angel May Bugayong, Lina C., Robin Joy Cantos, Box Lauron, Freddy Nadres, Joselito Lim, Emmy Abildan, Renato Bulanadi, at Amon Laceste. Natatanging kahilingan nila Lou Alcover, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and family, Cherry Manzano, Hernando Caterno, Arcilia family, Lydia Cascasan, Patrick Escota, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Jeanette Yopanco, Christina Martinez, Nina Anico Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Freya Martinez, Nikki Ancha Martinez, Ajerico Texon, Banji Villanueva and family. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Odon De Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino De Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Louisa, Elizabeth, Justoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Reynaldo, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Reggie Melo, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calara, Mirna Mindanio, Jose Noli Colinares, Luisa Bersaba, Cirilo, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agulto, Domingo Go, Jaime Coronado, Benamina Agulto, Rosauro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Angeline Pineda, Dr. Julianito and Lona Mercado, Teresa Navarra, Jaime Agulto, Jesus Jr., Reynaldo Cascasan, Basilia, Laureano, Marciana and Nicolas, Marta and Lazaro, Christian Roque, Victorio, Briccio, Paz Lago, Sergio, Rosalinda, Angeles, Catalina, Severin Sr., Noel, Leonora, Rufina, Ismael, Jose and Seferonia, Alejandro, Francisco and Asuncion, Juanito, Dominga, Antonio, Saturnino, Corazon, Felix, Vicenta, Sergio and Rose, Manuel and Angeles, Lydia, Mary Ann, Angela, Alex, Alhan, Zoe, Restituto, Simon, Claire, Zacarias and Macaria,
Andres, Ismael, Gabriel, Samantha, Julia Birakit, Leocito Alfaro, Mark Angelo Gossi, Fermina Dabo, Ariel, Arturo, Leticia, Abelardo, Hipolito, Estrella, Agustin, and Antipas, Rian J. and Adrian. Isama rin po natin sa ating panalangin ang kaluluwa ni Pope Emeritus Benedict XVI. Para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Seni Baricanosa at Venus Murancil, tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas de Badong. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira, ipanin niyo ang trumpeta, kaya Panginoon dinggin ang landas niya'y tahakin. Habang buhay ay purihin kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta, ipanang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo,
ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa rin magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay, tayo pong lahat. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka poong Diyos ng liwanag na maganda. Tugon, Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Tugon, Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Tugon,
Panginoo'y papurihan, abakong sariling buhay, tumayo ang lahat. Alleluia, alleluia, wikain mo, kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga, "Kayo man ba'y wala rin pang unawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. At ang nakikinig dapat marunong umunawa. Inuunawa. O pwedeng lahat naman tayo may pandinig, hindi tayo bingi, hindi tayo PWD, pero nagkakaproblema sa pag-unawa. Parang dito na lang, okay na, tapos na tayo. At minsan kahit anong haba o kahit anong ikli ng paliwanag ni Jesus, sadyang mas pinipili nating huwag unawain ang ating naririnig. Wala lang, kahit umupo ka dyan maghapon, ayaw mong gamitin yung pang-unawa, wala lang, nagpapakyut ka lang dyan sa upuan na yan. Nito mga nakalipas na araw, di ba, no? Ang daming bawal na sinasabi ng mga Pariseo. Puro paninita. Bawal kumain ng hindi naguhugas. Bawal kainin itong mga ito. Eh, sa kwento sa unang pagbasa, sa aklat ng Genesis, ibinili naman sa tao lahat pwede mong kainin. Diba? Nang likain ng Diyos, ito yung ikalawang bahagi po. No? Pag binasa ninyo yung chapter 1 at yung chapter 2, magkaibang pamamaraan ng pagkikwento kung paano nilikha ng Diyos
ang lahat ng bagay hanggang sa likain niya ang tao na siya namang binigyan ng pamamahala o ng otoridad para sa lahat ng kanyang mga nilikha. Pero ang sabi, lahat po pwede ninyong kainin maliban lamang sa isang bunga o doon sa puno, no, ng kaalaman, nagbibigay ng kaalaman. Yun lang yung bilin ng Diyos. Sa masusunod na araw, matutunghayan natin yung pagsuway sa utos na ito. So lahat ng bagay, ito pala, kung totoo ito, pwede nyo palang kainin ito, no? Lahat po pwedeng kainin, walang bawal. Kahit high blood ka, pwede kang kumain ng baboy. Ano pa ba? Ng munggo. Pwede lahat. Hindi pinagbawal ng Diyos maliban lang doon sa isang puno na yon. Hindi natin alam kung maintindihan pa natin sa mga susunod kung pwede kasi sanang hindi na lang naglagay ng puno doon, no? Pero yun ang misteryo, no, ng pagkalikha ng Diyos na kailangan natin pagdasalan para maintindihan natin. O ngayon, sabi ni Jesus, lahat pwedeng kainin. At hindi yon ang nagdudulot ng pagkakasala ng tao, kundi yung lumalabas mula sa kanya. Ngayon, ano ang nilalaman ng ating puso? Yun ang nagdudulot ng pagkakasala kasi yun ang lumalabas. Yun, sabi nga, no, sa puso nanggagaling ang isipang mag-udyok na makiapid, mangalunya o magnakaw, pumatay, mag-imbot, pagdaraya, kahalayan, pagkaingit. Wala ba tayo nito? Kung wala ka nito, edi ang perfect mo na. Pero yun yung gusto ipaunawa sa atin, no, na kailangan nating suriin mabuti. Kasi ang daming bawal sa labas. Hindi natin nakikita yung kalooban natin. Tutuusin naman po, no, eh, hindi sa bawal yung pagkain na ipinagbabawal sa iyo. Pwede mong kainin talaga, no? Pero anong nagdudulot ng pagkakasal? Yung katigasan ng ulo mo. Diba? Doon tayo napapahamak sa katigasan ng ulo mo. May asawa ka na, pero tingin ka pa ng tingin sa iba. Nagnanasa ka pa sa iba. May asawa ka na, pero text ka pa ng text sa iba. Matanda ka na, pero naiinggit ka pa sa kabataan. Ito lang sana, no? Sabi ni Kristo ulit, ang may pandinig, makinig. Intindihin mo ito ng mabuti, unawain natin ito ng mabuti. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, intindihin mong mabuti, ha? Wala lang. Pero nasa sa iyo pa rin naman, no? Kung ano ang, alam mo na, no? Alam na natin kung ano ang nakakapagparumi sa atin. So, desisyon natin kung mananatili tayo sa ganyang pamumuhay. Sa ganyang damdamin, no? Sa ganyang nararamdaman natin na magkakasala o magdudulot ng karumihan sa atin. Amen? Para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalinlangang pagsasabuhay ng ating relihiyon. Ang ating pong itutugon
Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo naway makatagpo ng kaginhawaan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Hilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana,
sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, at patawarin mo kami
karanang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong hostyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubo sa ating kasalanan. Nasa kanya ang ating kaligtasan, nasa kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay.
sambahin siya magpakailan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mo ang makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang maga po.